Ha? Ha? Hotdog. Gagawa tayo ng hotdog ngayon. Pa. Uy! Sobrang dami kasi yung nagre-request niyan, di ba? Eh, dapat si Professor ay mag-explain kaso. May sakit eh. May sakit. Oo. Ako rin may sakit. Ah, may sakit ka rin? Eh, siya kasi may sakit tapos nakuha ako sa kanya. Ah, nahawa ka. Ay, pala yan si Professor niya. Sira ang ulo pala yun. Talaga. Anyway, kahit wala siya, ipagpapatuloy natin ang edukasyon. Iyon. Kasi ang edukasyon ay mahalaga, tama? Pare. Sino nag-lock na isang paa? Ay, wala kami dyan. Napahiyaan niyo ako, ha? Para bang ang komplikado gumawa ng hotdog? Kasi di ba yung texture niya, kakaiba. Mm-hmm. Alam mong minaki na pre, tama. Di ba? So, bago natin puntahan talaga yung hotdog, i-discuss muna natin kung ano-ano ba yung mga kauri ng hotdog. Mm. Technically, ang hotdog ay isang type ng sausage, pare. Usually, kapag nakakita ka ng high-quality sausages, di ba, batik-batik yun, pre. Tama. Kapag hiniwa mo yung sa gitna, yung hotdog mo, yung sausage mo, may bilog yan. Mas may kita mo, may mga batik-batik dyan. Oh. Di ba? Diyan ang layo nga ng picture dito ng nakahiwang sausage. Hiwa-hiwa dyan. Kasi, basically, ang sausage ay giniling na karne na nilamutak, tinimplahan, nilamutak ng nilamutak, tapos binuo uli. Ah. Ang tawag sa kanila, usually, ay force meats. Yan. Kasi, wong. Ah. Okay. Tignan mo to, may sakit din. Tawan-tawa sa joke ko yan, pero hindi lang talaga, man. Force meats, kaya force meats kasi pinupwersa mo siya doon sa, ano na yun, sa hugis na yun. Pero hindi naman mahalaga sa atin yan eh. Hindi. Ito muna yon. Sausage tsaka hotdog. Ano? May sakit yan, na-trash talker parang talaga. Yun nga, ito yung sausage. Okay. Ngayon, kapag gumawa ka ng hotdog, nasiliwa mo sa gitna, makinis. Ah. Oh, looks familiar yan. Hotdog. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay. Ang tutuusin, halos parehas lang naman sila. Ganito ang idea sa paggawa muna ng sausage. Mga tira-tirang karne na tinag-chop-chop mo. Kailangan mo siyang mabuuli na isa. Mm. Ang gagawin mo sa kanya ay lalamutakin mo siya with salt para lumagkit siya. Yung salt, ililiquify niya yung ibang protein. Technically, pwede mo siyang i-consider na egg white na. Parang ganun. Tapos yun ang magbubuo sa kanya. Mm-hmm. Okay. Gets nyo? So, mabubuo rin siya. Ngayon, ganun din naman talaga sa hotdog. Pero, since ano sobrang pino niya, mas marami kang protein ang ma-extract mula sa kanya. Diba? So, kapag mas marami kang protein ang ma-extract sa kanya, mas malagkit siya. Diba? Kapag mas malagkit siya, mas pwede kang magdagdag ng fillers sa kanya and extenders. Such as TBP, tubig, kung saan hindi mo sila mailalagay dito kasi hindi mo naman na-extract fully yung protina ng mga karne dito kasi nga medyo may hugis pa siya samantalang dito, eto na siya. Gets mo? Mas malagkit to, pre. So prone yung mga gantong klaseng produkto sa pagiging untrue to their nature. Parang ganun. Kasi marami rin siya extenders plus kahit anong shit na ilagay mo dyan, pre. Hindi mo na makikita kasi giling na giling nga. Tama. Diba? Pero ang gagawin natin ngayon ay purong-purong karning hotdog, pare. Okay, kung titignan nyo, para bang mas mahirap tong hotdog kesa sa sausage. Pero kasi, sa experience ko sa paggawa ng dati nung ina-establish pala yung Murray, diba pre, no? Oh. Talaga araw-araw yan, gawa talaga ako ng gawa ng longganisa na technically sausage naman talaga. Purgan-purgan na kami dun. Dito kasi, kailangan mo talaga dito ng, what do you call this? Experience para malaman kung na-mix mo na siya maayos. Tsaka, pre, honestly speaking, mas nakakapagod manu-manuhin yan kesa sa karne. Pero na lang kung maglalagay ka ng mga dugas sulad ng starch, ng kung ano man, para mabuo siya, di ba? Pero dito, sa hotdog, oo, meron tayong equipment na kailangan gamitin dyan, di ba? Pero, yung makina na ang gagawa nun para sa'yo, di ba? I-spoil ko na. Food processor. Kailangan ng food processor dito. Kapag wala kang food processor, medyo mahihirapan ka talagang gumawa na itong bagay na ito. Pag nag-blender ka, mahirap. May iwan sa taso iba. Food processor talaga, di ba? Okay. Isa pang kailangan nating madiscuss dito sa hotdog na to ay ito ay klase ng emulsified sausage. Itong mga batik-batik na to sa traditional sausage ay fat. Dito, giniling din natin yung fat. Diba? So, paste din siya. Ngayon,
kung hindi siya emulsify, technically kapag giniling mo na yung fat mo, halos parang mantika na siya, di ba? Oh. So kapag hindi mo siya in-emulsify, maghihiwalay yung fat mo doon sa meat mo. And pangit yun. Mm-hmm. Sayang, kasi juiciness yun ako matas eh. Mamaya i-discuss mo natin intricacies ito, pero yun lang kailangan nyo maintindihan na kailangan siya ma-emulsify para ma-mix ng maayos yung fat doon sa karne. Mm-hmm. Okay. Mahaba yung intro natin. Oo. Doon na tayo ngayon sa recipe itself. Noisy. Noisy balasi. Ni. Standing. Manoy. Manoy? Standing si Manoy. Standing si Manoy. hindi exact recipe ang ibibigay ko sa inyo, kundi template. Alam mo naman, ganoon naman tayo dito. Mm, tama. Okay. Meron tayong tinatawag na meat block. Kaya sinabing meat block kasi eto, pwede mong laruin to, pre. Inunahan na kita. Inunahan na kita. So, dito sa meat block na to, ang nakapaloob dito ay yung karne mo at yung fat mo. Mm. So, yung karne mo ay pagpalagay natin na pork. Hindi, meat na lang. Meat. Lean. Ibig sabihin, walang taba. Mm. Kailangan mo dyan ng 80% ng lean meat. Ang mas maganda. Iba lang si 70, meaning yung susunod dito yung fat. Fat ay 20% lang. Yung iba kasi, naging 30% fat. Minsan pagka gano'n masyadong makatas, sayang yung mantika, alam mo yun. Pero, yara, nagtitipid kayo at kaya nyo namang lutuin na maayos yung hotdog nyo na hindi natutulaw yung taba, edi good. Ako, in my experience, mahirap yung 30%. So, dito sa meat na to, kahit ano yan, kung gusto mo, combination niya ng baka, baboy, manok, tao, huwag naman tao, alam mo yun. Pero, kahit anong klaseng karne yan, kaya siya ganyan, di ba? Oo. Tapos, yung fat mo, pwede rin kahit ano. Yung isda, may nakita na ako dati. Isda, may nakita na ako dati, tuna longganisa. Oo. Oh. Mm. Ewan ko, di ko parang tikman. So, yeah, may gumagawa na nun. Hindi, tsaka may isang brand na naglabas ng ano eh. Hotdog na isda eh. Ewan ko lang kung ano. Pero isda raw yun. Fish dog. So, etong meat block mo, ang ito total niyan ay 100%. Mm. Galing. Oh, sak. Oo. Salt. Ang accepted na salt ay anywhere between 1.5 to 2% ng meat block mo. So that's 15 grams to 20 grams. Depende na sa iyo yan. Mm. Kung maglalagay ka ng tamis, maaari kang sumagad sa 2%. Pero sa experience ko, kapag hindi matamis yung gagawin mong sausage, 1.5 lang. Ganon. So eto ah, 2% siya nung meat block, ha? Tatandaan nyo. Ha? Next natin ay yung spices mo. Ang spices mo, ganun lang din, 1.5 to 2% ng, again, ng meat block natin. Next natin ay curing salt. Curing salt, pare. Yan. Ito medyo controversial na ingredient to. Marami nagsasabi, cancerous daw itong mga bagay na to. Naku, cancerous yan. Actually, yung pink na kulay niya, sinadya nila yan. Kasi this is actually 98 to 99% salt na meron lang siyang nilagay na nitrites para lang hindi ito ma-mistake as salt. Mm. Kasi medyo delikado siya kapag nakain in large quantities. Ngayon, kunyari, ayaw mong gamitin yan. Okay lang yun. Hindi mo lang makukuha yung cured taste. Wala naman masyadong problema doon, pare. Okay lang talaga yung bagay na yun. Nung gumawa tayo ng skinless longganisa dati, wala naman ganyan eh. Yung sa breakfast. Oh. Naalala mo? Wala. Kahit anong breakfast. Oh. Lasan normal na longganisa lang naman talaga. Masarap pa naman 'yon, no? Masarap pa rin. Pero kung ikaw ay may balak i-smoke 'yang ano mo, 'yang sausage mo, kailangan mo lagyan 'yan. Kasi ito, 'yan ang nagpe-prevent ng botulism, pare. Kapag in-smoke mo siya, medyo matagal siyang wala sa optimal temperature. Kaya maaari siyang masira 'yung karne doon, 'di ba? Kasi medyo mababa yung temperature ng smoking eh. Paano may problem? Yes, alam ko may preserving properties ang smoking. Pero ginagawa talaga to kapag hindi masyadong makokontrol yung temperature nga nung gagawin mo sa karne mo. For our purpose, maglalagay talaga ako kasi dyan ako sanay. Pero kayo, kung ayaw nyo nito, walang problema. Ang ratio niyan ay 2.5%. Last, pare, ay water. H2O. Ang tubig ay 25%.
25% yan. So medyo 25% again ng meat block natin yan. So lagyan natin to ng real world values. Diba? So kung meron kang, yun tayo, real world values. Hmm, sige. Kung meron kang pork meat, 800 grams. Kailangan ko ng upuan, medyo tumatagibang na ako. Ba't ikaw upuan ko? Pork meat, 800 grams. Following the ratio, kung nakikinig kayo, ang pork fat ay ilan? 200 grams. Nagtototal yan ng 1 kilo. Okay. So kapag meron kang 1 kilo ng meat block, ang salt mo ilan? 15 to 20. Tama ka doon, 15 to 20. So doon tayo sa safe kasi walang tamis to. So 15. 15 grams. Spices natin? 15 din. Tama. Nitrite natin? 25. So, pina-final cut ko yung upload and nakita ko na nakalagay sa nitrite sa atin ay 2.5% na nag-equate sa real world value na 25 grams. Mali po yun. Dapat po talaga to ay 0.25% na magtototal sa real world value per 1 kilo ng meat ng 2.5 grams lang. So inuulit ko po, nagkamali lang ako dito sa explanation na to, pero doon sa application natin, paparod nyo mamaya, 2.5 grams po talaga yung nilagay natin per 1 kilo. So yun, pasensya na po. May sakit ang ninong yun. Ayun, balik na kayo sa pananon. Tubig natin. 250. Yan. So eto na ngayon yung recipe niya. Oh! Hindi mo lang mag-sense total yan. Ba't mo ito total? So eto na ngayon yung recipe niya. Diba? Ngayon, ang katangi-tanging bagay na malalaro nyo dyan ay etong kombinasyon nitong yung meat block. Meat and fat. Gusto nyo tatlong klaseng karne yan, di ba? Kung barubal talaga kayo. Tapos yung spices nyo rin. Yung spices talaga ang pinaka magbibigay ng identity dyan sa gagawin nyo. Tsaka sila bahala dyan kasi mamaya yung gagawin mong spices, di nila trip. Tama. Diba? Tama yun. Oh. Tama yun. And actually, kung ayaw mo talaga, pwede mong i-leave out yan. Talagang purong-purong karne na lang. Hindi, paano kunyari, di ba, magli-leave out ng spices? Mm. Kailangan pa rin ba nila magdagdag ng, kunyari, wala ng spices? Yung sa salt, magdadagdag ba sila? Magaan ba? O stay na lang na ganyan? Yan. Pansin mo, sabi kanina ni Rani, i-total ko daw. Hindi ko tinotal. Kasi hindi naman talaga siya kailangan maging kabuuan talaga. Di ba? Like, ang ibig kong sabihin, 2 point, yung mga values na nilagay natin dyan, yan yung acceptable. Yan yung average. Yan yung average na pwede nyong ilagay dyan. Ngayon, kapag tinanggal mo yung spices, ano ba ang kapalit ng spices? In terms of ingredient roles. Sweet? Hindi. Ay, ano? Wala. Exactly. Wala. So, hindi mo siya kailangan, hindi mo siya pwedeng dagdagan so, tatanggalin ng asin. Hindi yan katulad ng baking na ano, kunyari, yung cookies mo, gusto mong gawing oatmeal cookies, tanggalin mo yung 25% ng harina at gawin mong giniling na oatmeal. Hindi yan parang ganun, pre. Hindi yan parang ganun. Kasi honestly speaking, yung spices, in terms of structure, in terms dun sa final output, yung talagang texture niya, yung lagkit niya, walang kinalaman masyado yun, pre. Talagang nasa lasa lang siya. Yun lang talaga, di ba? Pero hindi ko na diniscuss dito ang asukal. Kasi pre, ang paglalagay ng asukal sa mga ganito bagay, very complicated yan. Kasi i-consider nyo lagi ang asukal tulad sa baking na liquid. Oo, kaya mahirap siya. Pag naglagay ba ako ng asukal, magbabawas ba ako ng tubig? Yung mga ganong bagay. Diyan ako pinakanahirapan dati plus yung texture ng ginagawa kong longganisa noon nung nasa palengke pa ako. So talagang kailangan yung kapain on your own. For now, eto yan. So ang creativity nyo ay dito mapupunta tsaka dito. Diba? Pero para sa akin ha, pwede kayong mag-stick dyan sa isang klaseng karne lang. Kung di ako nagkakamali, ang classic na hotdog ay pinaghalong beef at pork. Pwede nyo gawin yun. Walang problema yun. Pero ang gagawin natin dito ay hotdog three ways. Gagawa tayo ng pork, chicken, at beef. Mare. So eto, set in stone na to. Ang pwede natin laruin talaga dito ay yung spice. So ngayon, gumawa muna tayo ng sarili nating spice blend na pwede nating gamitin sa lahat ng hotdog natin. So tulad na sinabi ko, chicken sausage, pork sausage, saka beef sausage. Nung una, ang iniisip ko, isang spice blend na ang gagamitin natin sa lahat. Isa lang talaga, para talaga makita natin. Pero, naisip ko bigla, gusto ko rin na opinion nyo dito. Gusto ko sana yung chicken hotdog ko puti lang. Gets nyo? Puti lang. Para kitang-kita mong chicken talaga siya. So, pagka ganun, ano ako, gagawa ako ng bukod na spice blend.
para sa chicken. Chicken. O sige. Oh. So gawa muna tayo ng unang-unang spice blend natin para dun sa ating beef at pork. Mm. Kaya ako may timbangan dito, hindi para timbangin ang bawat ingredients, kundi para makita kung sakto na ba yung spice blend ko. Kasi dito na-determine na natin kung ilang grams ang kailangan natin for spices, di ba? Mm. Kailangan natin na 15 grams, so 30 grams. So kailangan lang yung spice blend natin sobra sa 30 grams, di ba? Ay, kita niyo, pre. Ay, diba? Grabe! Medyo nakaayos na. Ang yapa. Diba? Organized. Mm-hmm. Garlic powder, granulated garlic powder. Oh, 8 grams agad yan. Diba? Oh. So, babalik daw agad yan. Yan, sabi nung nag-ayos niya. Black pepper. Ito yung tatanggalin ko sa chicken kasi mapula na to eh. Mm-hmm. Diba? Smoked paprika. Yun pa pala. Yan, buti na ano na natin yung sa smoked paprika. Kasi, pare, hindi tayo dito magsusmoke. Kasi masyado nang komplikado yun. Tama. Eh gusto natin, smoke yung hotdog natin. Diba? Ito yung smoked paprika nga. Oo, smoked paprika na lang, pre. Kesa gumamit kayo ng mga liquid smoke. Di na, smoked paprika na lang. Mustard, ground mustard seeds, pare. Mm. Meron tayo ditong coriander powder naman. Uy. Tapos onion powder. Ayan, sobra na siya sa 30 grams. Yun yung gusto natin. May buffer tayo ng konti. Saluin lang natin. Sa chicken naman natin. So, puro puti lang halos to. Or at least wala yung ano, wala yung paprika. So, white pepper, onion powder, garlic powder, tapos eto, cumin, konti lang. Yan, konti lang. So, okay na yung spices natin. Ngayon, proceed na tayo dun sa sausage making proper, pare. Hotdog to, di ba? Hotdog. Hotdog. Oh, ulit, ulit. Tekto, tekto. Sabi ko direct, magpapahinga ako eh. Sabi ko magpapahinga ako, ayaw nyo. Ayaw nyo ng sausage sa hotdog. Hotdog making proper. Kanina din nakita kayo rin, sabi mo yung tatlo natin sausage. Saan magkagawin nito? Tutukan na lang, may sakit sa may sakit oh. Magkakawa na lang tayo. Duraan na lang sa mata. Duraan sa mata. So eto yung mga karne natin na pinrep ko na kanina. Yan. Ito, chicken thighs, 800 grams. Balat, 800 grams. Ay, 200 grams. Sa beef natin, beef sirloin, 200 grams, 800 grams. Beef fat, 200 grams. Pork naman natin, 800 grams na kasim, 200 grams na back fat. Importante na back fat at hindi yung tampalin. Malambot na taba, wag yun. Dapat yung matigas na taba talaga. Tapos kung papansin nyo dito, ayan o, halos frozen sila. Yan, yan. Medyo malambot na iba, pero wag naman kasi totally frozen, di ba? Kasi kailangan natin yan para ma-chop natin na maayos. Plus, ang protein extraction ay mas maganda kapag mas malamig yung karne nyo. Tandaan nyo, food processor ang ginagamit natin. And it generates friction. Due to friction, it generates heat. Diba? So, baka uminit masyado yung karne nyo, dalawa pwede mangyari dyan. Hindi naman maluto, pero kundi baka pumasok sa temperature danger zone, magsimulang masira yung karne. Ah. Or ang mas likely na pwede mangyari ay malusaw yung taba nyo. Sayang naman. Kasi, pamantika siya. Fat is flavor. Tama. Fat is flavor. Yeah. That's why I'm yummy. Anyway, pwede natin simulan to. Endo na tayo sa pork. Ngayon, itong dalawang karne, papabalik ko muna sa freezer. Mm-hmm. So, yun naman. Pinakita mo lang talaga. Pinakita ko lang talaga. Hindi ko alam kung kakasya yung 1 kilo mixture dito, pero let's just hope for the best. Tama. So, lagay muna natin yun dyan. Uy, hindi malinis yan. Siguro, let's do it in batches para hindi mabigla yung ano natin. Tapos, pulse lang muna. Tapos, number 2. Ayan. May mga chunks pa. Pero para sa initial grind natin, okay na yan. Actually, pwede rin talaga na bumili kayo ng ano, giling na. Mas magiging madali yun para sa ano nyo. Pero at least dito, alam nyo na yung karning ginamit para sa hotdog nyo ay hindi scrap lang. Tama. Diba? Buong karne talaga na ikaw ang namili sa palengke. Hindi kayo nadaya. Oo. Right. Yes. Yan. Okay na muna to. Kasi ibabalik pa naman natin yan mamaya dyan. Mm-hmm. Pero hindi pa yan pinong-pino talaga. Kung some sort of a connective tissue na ayaw magiling, eh magbabara lang yan, pre. Maganda tanggalin na lang. Next yung fat naman natin, pre. Medyo nahihirapan siya magiling ng pinong-pino.
kasi ang lagkit niya, mm-hmm. 'di ba? So subukan natin, baka naman mapino natin kapag nilagay na natin yung karne. Yan. Pwede natin ilagay yung spice natin. 15 grams ng spice. 15 grams ng salt. Maglalagay din tayo ng ano, 2.5 grams. Himalayan pink salt. Yun ang wag na wag nyong ano ha. Wag na wag nyong interchange yung dalawa pre ha. Literal, mamamatay kayo pag ginawa nyo yun. Kasi nga, cancerous nga to pre. Kaya nga siya, hindi siya Himalayan pink salt ha. Pink urine salt siya. Sodium nitrite pare. Yun siya. Binawasan ko lang ng konti, nahihirapan siya. Ano? May konti pa. Pero laban na yan. Laban na yan, pare. Fight already. Oo. Lagyan na muna natin yan dyan. Actually, kung iisipin mo nga naman, baka nga mas maganda na medyo hindi siya perfect para, uy, homemade yung hotdog. Kasi pag masyado maganda, baka sabihin binili mo lang. Mm. Diba? Matatrasto ka pa doon. Oo. Sinungaling, sinungaling. Ginawa daw. Ano yun eh? Pure tender yan eh. Oh, barbero. Pagbit na ng buhok. So be warned lang na kapag gumawa kayo nito at pinwersa nyo isang kilo sa blender nyo malicho capacity, eh maaaring masira. Make sure nyo lang na kung nagbablog kayo, eh hindi nyo papakita sa nanay nyo. Tama. Ayan, kung makikita nyo, malagkit na siya enough and sure na mabubuo yan. Tama. Pero merong konting fats, which is a good thing. Diba? Para maniwala talaga yung mga tropa mo na ikaw yung gumawa niyan. So ire-rest lang muna natin to sa ref. Ito, 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 ito. Merong ano eh, merong mga discussion tungkol sa curing. Di ba may curing salt dyan? Alam natin curing takes time. Di ba? May nakapagsabi sa akin before na kapag emulsified sausage ang ginagawa mo, meaning hotdog ang ginagawa mo, wala na dapat curing time yan. Kasi pinong-pino na siya. Gets mo? Yun yung sabi niya sa akin. Sabi naman ng iba, hindi kailangan pa rin i-cure para ganyan-ganyan, ganto-ganto. So ang sa akin, depende na lang kung gaano ka nagmamadali. Tama. Kung gusto mo man lutuin ngayon, wala namang problema. Kung gusto mong bukas pa, okay lang din naman yun. Diba? Pero ako ah, kung ako talaga tatarungin mo, better na bukas na. Kasi para mas ma-rehydrate yung mga spices mo, mas lumabas yung mga flavors nila, mas ano siya, walang kinaiba sa pag-adobo na nire tapos ininit. O kaya yung mga minarinate mong karne. Diba? Parang gano'n, nag-develop pa yung flavor niya. Pero nasa sa inyo na yun. Pero kami, hindi na namin to papabuti bukas kasi hotdog na hotdog na itong mga kasama. Tama! Oo, oh, hotdog na hotdog na sila. So, okay, doon na tayo sa susunod nating karne. Tinitimbang ko uli kasi nga, kalahati lang yung isasalang natin. Kasi kapag yan, nasira, eh, palo na naman ako. Oo. Oh. Mauubos naman hanger dito sa bahay. Oo. Oh. Eh, yung hanger niya pa naman, bakal. Tama. Tapos nauubos pa. Ayan. So, kanina, 200 grams ng fat. Ngayon, 100 lang. Tapos, ngayon, subukan natin, kakaibang technique, unahin naman natin yung fatanggilin kesa dun sa meat, di ba? Ilagay natin dyan. Ang kailangan natin 125 grams ng tubig o yelo. Dito yelo gagamitin ko. Ilagay natin dito na. Yan palagay ko, medyo goods na to ng konti. Hindi lang talaga natin napino ng konti kasi wala naman tayong mga specialized machineries. Tama, specialized. Mm-hmm. Yan. It's 400 grams ng karne natin. Ayan lang muna. So ngayon dito, nakikita ko na kailangan niya ng tubig. So ang gagawin natin dito, since yelo nga to, kukunin natin yung natirang yelo, titimbangin natin, tapos ilalagay natin nun, ng equivalent ng tubig. Yung natitira nating yelo ay 44 grams. So kuha tayo ng 44 grams ng tubig. 45. Okay na yan. Piso lang diferensya. Eh, medyo tumatakbo na siya, so pwede natin ilagay yung spice mixture natin dyan. Nandito na rin yung ano, asin and curing salt. So kinalahati ko siya. Real world values. So yung spice natin, ginawa akong 8 grams. Yung salt natin, ginawa akong, direct down 8 grams din, direct down konti. Yung nitrite natin, ginawa akong 1.25. Admittedly, medyo nakukulangan pa ako dito. Pero okay na ako dito. Kaya samapalo ako ni Mama. Tama. So, okay na to. Yan. So, ganun lang din gagawin natin. Lipat namin dito. Tapos, doon na tayo sa beef, pare. So, doon sa beef naman. Same process naman. Pero naiba dito.
Frozen pa kasi yung beef namin. So, kinuha ko yung opportunity na yun para hiwain pa sila further. Mm. Para mas madaling mapino. Sana mas madali. Kasi kinakabahan ako dito kasi matigas ang bake, di ba? Huwag natin patayin. Lagay na natin yung karne natin, di ba? Again, dito na yung spice mix natin, asin tsaka curing salt natin. Medyo tumatakbo na sa prep. Ang ginawa ko para gumawa yun, para mangyari yun, nagdagay ako ng konting-konting malamig na tubig lang naman. Hindi enough. Medyo kumate lang. Hindi enough para masyado magbago yung lasa niya. Pero enough para mag-loosen yung mixture natin at mahalo ng maayos, di ba? Pero yun nga, naglagay ako ng konting tubig dito. So, pwede nyo rin gawin yun. Yes, mawawala na yun sa ratio natin. Pero, aanin mo ang ratio kung di naman mabubuo yung ano mo. Yung inaka hotdog mo, di ba? So, dapat talaga cooking by senses pa rin talaga tayo. Check natin, ha? Kasi bumigay talaga yung food processor, eh. Tignan natin kung wala. Blinking pa rin siya. Ayaw na talaga. Wala mag-share kay mama na ito, ha? Kunyari, wala akong upload. Pero sobrang tagal na namin naghihintay dito. Siguro mga kalahating oras. Ginamit na namin yung oras na yon para magsimula ng prep dun sa ano namin, sa chili con carne. Tignan mo to. Ginisa lang yan na sibuyas, bawang, celery, bell pepper, tsaka ground beef, pare. Yan. Parang lang, eh kasi hotdog, chili con, di ba? Parang bagay na naman. Canned tomatoes, pero kung tomato sauce lang, meron kayo, laban na yun. That is already in bottle. So white beans, pare, naluto na. The more you toot, the better you peel. So eat your beans in every meal. Lagay natin yan dyan. Yan. Tapos kailangan natin ng spices dito. Eh, but wala na tayong paggagamitan ito eh. Yung mga tira natin. Diba? O, yan na yung gamitin natin dyan. Walang nitrates yan. Wala. Walang nitrates to. Kailangan natin ng chocolate. Pwede rin naman cocoa powder. Pero ito yung una ko nakita eh. Anyway, kahit anong tsokolate na meron kayo, lagay nyo lang dyan. Ayan, tapos hayaan na lang natin to dito hanggang mamaya. So ngayon, okay na to. Pakita ko lang sa inyo yung resulta. Okay naman siya, nakuha naman natin yung lagkit na gusto natin. Nga lang, may mga chunks dito ng karne na mamaya mamanumanuhin ko na lang. At tanggalin ko na lang. Tapos pwede na tayo mag-proceed sa pare pagpapalaman. Karaniwa kasi mga gumagawa ng longganisa. May panggiling sila, kailangan yan eh. Ngayon, yung panggiling nila, yun na rin yung sausage stuffer nila. Diba? Eh, ayoko kayong pabili ng giling kasi ang bulky nun, medyo mahal. Tapos, wala na may ibang masyado silbe bukod dun, diba? So, yung food processor, at least, kung wala kayo sa bahay, kailangan nyo bumili nun. Huwag nyo lang talagang pupunuhin tulad ng ginawa namin. Diba? KitchenAid, baka naman, pamalit lang, diba? Tapos, marami pa siyang silbe. Hindi lang para dun, diba? Kaya para sa akin talaga, okay. Pero, hindi kaya ng food processor magpalaman. Diba? Meron akong mga biniling pampalaman. Ano ba? Ito. Ito yung mas maganda. Pero medyo may kamahalan siya. So tumingin ako sa mga online shops dito sa atin. Ito yung nakita kong pinaka-okay. Uy! Mura lang to. Siguro, hindi ko masyado maalala. Siguro 100, 200. So ito yung gagamitin natin pampalaman. Ngayon, bituka. Kapag hotdog, pare, kadalasan talaga ang ginagamit doon ay sheep casing. Bituka ng sheep. Meron kasi nabibili talaga nun yung plastic talaga. Pwede yun. Meron yung pangbalot na dapat ang original yung gagamitin namin. Diba sabi ko sa'yo kagabi, yung pangbalot ng skinless longganisa. Kaso hindi ko sure kung rated ba yun for heat. Hindi ko alam kung pwede bang initan yun. Meron talaga nabibiling hotdog casings. Meron talaga. Yun, pwede mong i-poach yun, ganyan. May mga ganun bagay. Pwede mong i-steam yun. Pero medyo mahirap siyang hanapin. Eto, madaling hanapin tong natural casing, pre. Kapag meron kayong tropang butcher sa palengke, pwede kayong magpagawa nito. Or, sa mga online shops ngayon, usually nakababad sa asin to eh. Bakit? Nakabalot sa asin para hindi masira. Para hindi masira. Actually, mas trip kong gamitin yung nakababad sa asin kasi nabibili sa palengke. Kasi kinakayod nila, minsan malaking tendency mabuta siya. Kukuha tayo nitong mixture natin. Again, itong beef natin yung pinaka-diskumpiyado ko eh. Kasi nasira nga yung makita natin sa kalagitnaan eh. Hanapin nyo yung dulo, tapos hanapin nyo yung butas. Sa first kit, so. Oo. Sige. Hindi madaling masira. Hindi. Kung ito pin-reaser nyo, medyo magiging brittle siya. Ang galing. Ayan. Tapos gaganyanin niya. Ang galing. Kahit harsh yung pagganyan mo. Mukha lang harsh yan, pero gentle talaga. Pili mo ako. Ay, Ayan. Napanood kayo dati? Kaya mo ako kausap.
Napanood ko rin yun. Ayan, ayan. Napunit na ba siya? Ayan, napunit na siya. So, pwede mo na i-terminate yan dyan. Okay na yun doon. More than enough na to sa ano natin. Sa yeah. Dog hat. Sa at least ito sa unang ano. Hindi mo gagawin. Hindi na. Masyado siyang ano, masyado siyang hassle para, masyado siyang maikli. Ayan. So, abante mo ng konti. Tapos, mag-push ka. Ayan. Pagka-push mo ganyan, i-ano mo to, i-pinch mo tong do, i-punch mo yung dulo. Alisin mo yung bula. Alisin mo yung bula. Oo, mabubaw po ulit yung pagkaganon. Oo. Hindi talaga ito ang pinaka-ideal na pang stuff ng sausage, pero ito na yung pinakamura. Again, para magawa nyo sa bahay nyo. Saka ano, basic. Diba? Diba? Pang basic lang. Oo. Oh. Oh, yeah, yeah. Pagkaganyan, medyo aalagaan mo yung ano kasi yan, nakakahangin siya. This time, try nating magkarga nang wala masyadong hangin. Subukan natin. Tingnan natin kung magagawa natin. Let us see if we can achieve. Karga. Oh, di ba napakadali? Grabe yung galing. Healthy? Oo. Yan. Grabe, healthy yan. Mas abante mo ngayon to. Ito ah. Kailangan nyo maintindihan. Lagi may matitira dyan, pre. Wala tayong magagawa doon sa bagay na yun. So, we have to accept that. Oh, we have to accept that. Yes. Pwede nyong kamayin, tapos itulak nyo yun sa imbudo. Pero, pre, hindi na sulit yun para sa kaprasong karne. Tama. Diba? Kayo, pero kayo, kung gusto nyo, it's fine. Ngayon, kung gusto nyo maging maangas, ang haba ng hotdog ko. Ayan, pwede yan. Diba? Pwede yan. Pero, ipoportion natin to, syempre. Pero bago nyo iportion, inspect nyo yung hotdog nyo mabuti. Kamay-kamayin nyo. Check nyo kung merong air pockets sa malalaki. So ngayon, kailangan medyo mahaba talaga ng konti to. Kasi habang tinatali natin to, nag-iiba yung umuusod-usod yung sausage. Mm. So ito yung tali natin. Ayun, uulan. Parang baho ng ulan. Alimuong. Ah, alimuong. Kunin nyo yung tali. Kunin nyo yung tali para si gaganyan nyo. Yan. Yung typical na ano. Buhol. Oo. Hindi siya buhol eh. Yung parang hinihila yung pagtitin. Tapos kukunin nyo to, pinakadulo, yung may buhol ha. Papasok nyo ngayon siya doon. Kasi tatali nyo siya dyan. Yan. Happy birthday. Tapos bubuho lang natin to secure. Yan. Uy, grabe yung ulan. Grabe. Baka yung palaka yun. Ah, palaka ba yun? Sige nga, ulitin nga ulit ang palaka. Hindi, okay na. Huwag masyadong mahigpit, pero huwag din naman masyadong loose. So kunin nyo kung gaano katigas yung hotdog na gusto nyo. Okay na to. Masyado ako mayabang. Simple lang naman. Kung totoo sir, ito mahirap na proseso ito. Ang pinakamadali, kung kayo tali, isa-isa. Pwede yun, pwede yun. Pero ito yung ginagawa namin dati nang gumagawa pa ako ng longganisa. Hanapin mo kung gaano kalaki mo gusto yung ano mo, yung hotdog mo. Yan. Tapos, kapag na ganyan yun, nahila. Yan. Ayun, ang ganda na nung ano. May portion na nangyayari. Yes. Tapos kukunin nyo yan, papasok nyo sa ilalim. Oh, pwede mo i-ganyan, no? Yan, yeah, para masukat. Para masukat mo. Oh. Tapos kukuha ka ng laman mula dito sa likod, dadali mo sa harap. Yan. Sukat lang. Oh, yan. Sukat lang. Tapos higpit. Yo! Ganda. Ito naman sa kabila. Pare. At ito na, meron tayong nakaporsyon ng mga hindi pa, hilaw pa to. Ay, hindi, ha? Tapos na yung episode na yan. Makikahilaw na hotdog. So, oh, kainin mo to. Kainin mo to. Ah, hindi. Ayoko niyan, parang sa'yo eh. Papa naman ang lambing. Tama na. Muna tayo sa next. Hindi ko na siguro ipapakita yung mga susunod. Nakita nyo na eh, di ba? Nakita na eh. Basta ipapalaman ko na lang yung iba. Replay nyo na lang. Oh, replay nyo na lang. Replay nyo na pa ulit. Oh. Meron ako isa ipapakita sa inyo na pwedeng gawin dito sa longganisa kung paano nyo siya mapoportion ng mas maayos at mas mabilis. Pero hindi ito I think pwede pang smoking kasi masyado siyang close together. So hanapin nyo yung gitna. Ito pala yung pork natin. Ito yung pinakamarami kaya dito ko siya ginawa. Sabi mong gitna, tapos twist na. Twist siyang ganyan. Pwede mong i-twist-twist na lang ng normal, pero pwede rin to, pre. Nakaganyan, di ba? Pinch mo dyan sa size na gusto mo, tapos ikot mo. Ay, dalawa agad. Yan. Tapos kunin mo tong side na to, pasok mo dito, para nakalak na siya. Parang ikaw yung clown na nag-aano ng mga lobo. Matiri nga ako ng ano, ng aso! Pero ganun lang, tinan nyo, ang dali niya, di ba? Inikot mo, so papasok mo yung isa para mag-lock. Tapos, ayan, ito yung sinasabi ko. Pag may mga bulabulang ganito, pre, ayan. Ayan. Putukin nyo lang ng konti. O, isa pa, para sa mga dinikinig dyan sa likod. Sige po. O,
kurutin nyo yan dyan sa portion na gusto nyo. Opo po, sir. O, tapos ikot nyo. Opo, sir. O, kapag ikot nyo, pasok nyo yung isa sa loob, yun. Tapos mahahatching yung katabi nyo. Diba? Pwede nyo rito i-oven or pwede nyo rin siyang i-poach. Pero kailangan, ang poaching nyo ay mahinang mahina, pre. Mm. Kasi dapat maluto siya nang hindi nalulusaw yung taba. Medyo mahirap yun. Kapag yan kumulo, alam mo naman yun, yung longganisa, pag pinapakulo, nagmamantika, di ba? Tapos yun na siya mapipritusa rin yung mantika. Bawal yun. Kailangan maluto lang natin hanggang loob na hindi nalulusaw yung mantika. Hindi ko na ibibigay yung temperature kasi I don't think meron naman thermometer lahat. Pwede nyo na i-google yun kung ano ang melting point ng mga taba. Pero kailangan mas mababa doon. Pero, para sa atin lang naman sa bahay, okay na yon. Okay na kung medyo umano ng konti, magmantika ng konti. Wala naman siguro problema yun, di ba? So, ano? Masa mahina yung apoy. Again, pwede rin yung oven to. Wala naman problema sa oven yan, di ba? So ngayon, sasalang na natin to dito sa poaching liquid natin. Tubig lang naman yan. Na may konting init. Tapos, pagsasabay-sabayin ko na to. Sabay-sabay na sa akin to. Again, ha, yung curing. Pwede nyong i-cure to. Overnight. Goods yun. Walang problema doon. Okay na. Pero ako, hindi na, pare. Oo, okay na yan. So, i-poach lang natin to sa mahinang apoy. Kung meron kayong, I mean, ina-assume ko na nakaramihan walang thermometer. Pero kung meron kayong, ano, meron kayong thermometer, pwede nyong i-poke para makuha nyo, malaman nyo kung ano yung temperature nyo sa loob. Diyan, lagay mo nga dito yung, ano, yung internal temperature ng ano ng mga lutong pagkain, manok, baboy, tsaka baka. Kapag umabot na doon, luto na yan, di ba? So balikan na lang natin mamaya to. And ayun, tapusin na namin siguro yung chili namin. Pakaganda. Okay na siya, isa na lang ang kulang niya, pare. Yung chili. Ito na yung karne. Cayenne pepper. Konti lang. Ay, hindi ka na makakain, di ba? Ha? Hindi ka na makakain? Hindi, iuwi mo. Okay. Uy! Hindi ka kain yun. Oo, nagpa-fasting yan eh. Oo, pero pwede ka na makainin bukas. Kanina daw pa. Ngayon daw kasi fasting siya. Bukas. Fasting naman. Chicken. Ayun no. Jumotok siya oh. Ayun no. Kasi medyo over na nga siya. Diba? Pero okay lang yan. Kailan ba naging masamang pumotok? Ang hotdog. Tama. Diba? Kahit kailan naman ba naging masama. Anigma, kunin mo na nga ito. Anigma. Yan. Ito, kumalas yung ano natin dito, yung tali natin. Ano naman yan? Hindi alam. Beef. Oo, mapula siya eh. Yan. Tapos, eto, yung pinakamarami. Eto yung pork natin. Grabe, tigas. Grabe. Makaliwa kanan yun. Makaliwa kanan yun sa'yo. Makaliwa kanan. Yan. So, ilalagay lang natin to dito hanggang medyo lumamig lang ng konti. Tapos, doon tayo sa next step natin. Pero nanggigigil na talaga. Paano? Makakita ka lang ng hotdog, nanggigingin. Oh, pre, bakit? Mahilig akong kumain ng hotdog. Lalo eto, dikit-dikit, para magtotropa to eh. Portion na natin to, pare. Yun, no? So eto, eto yung pinakagusto ko. Ayun, nafe-feel ko matigas siya. Like, maganda yung texture niya. Uy! Tapos eto, dito ako diskompyado. Ayan, no? Lagi ako may problema kapag ginagawa ko force meat ang baka lagi. Mm. Diba? Naalala mo nung yung mag-isa ako, yung beef cordon bleu, yung kinain ni Luna. Pero yun, hindi ko alam kung lumabas sa vlog yun, pero durug-durug din yun, di ba? Oo, lumabas sa vlog yun. Yun yung may marks ng paa ni Luna. Hindi, yung resulta. Pero eto, durug-durug din siya. Ayan, no? Tingnan ko nga yung katas. Grabe siya, girl! Uy, yung dami! Uy! Ang sarap ng katas. Pero, feeling ko, loose yung loob nito, more like vegan longganisa. Diba loose yung loob nito? Pero hindi kasi yun yung gusto natin mangyari dito. Palagay ko, isang malaking factor din talaga dito eh, nawasak yung makina natin. Oo, oh, diba? Yun eh. Meron tayo ditong carbon steel pans. Lalagay natin mantika. Siyempre, isisear natin yan. Biprito natin yung mga dogat natin. Diba? Mm. Lahatin na natin to. Yan. Everyone's invited to the sausage party. Yeah. Oh! Yeah. Diba? Restaurant, ha? Ganyan, Dogs, ha? Ganyan. Ganyan, ha? Parang sarap sa camping yan, no? Oo nga. Parang legit, no? Yan yung mga nakikita ko sa mga ano, sislingan. Sislingan? Social naman na sislingan mo. Actually, para tong mga ano, yung modern na alam na natin na Hungarian sausage. Oh, yun! Hungarian sausage. Salang na rin natin itong mga herba.
bago natin siya buuin na hotdog sandwich, gusto ko munang i-inspect muna natin siya. Diba? Yan. Kasi, ano may, gusto ko makita yung loob niya, yung cross-section niya. Ulitin ko lang, oo, hindi siya mukhang hotdog. Pero ang hotdog, okay, tapos hotdog, yung... Mukhang hotdog. Hindi, kasi yung sa atin kapag nakita yung Hungarian na agad ang tawag yan. Yun agad ang tawag yan eh. Pero nasa pareha silang classification kung saan yun nga, ang tawag sa kanila ay emulsified sausages. Mm-hmm. Diba? So with that said, tingnan na natin, dapat to suabe, makinis yung gitna. Uy. 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 Whoa! Ay, yan ang maganda. Diba? Beautiful. Kuha siya. Siyempre, nakatapon. Oh, ayaw. Nakamoy ka lang ng hotdog. Uy, nanggigit ka lang. Amin mo, Bin, bago ko isubo. Ay. Amuyin mo na pa, tahawakan mo pa. Marugas, kakaiba, diba? Oo, nga amoy hotdog, pre. Galing. Uy! Para sa bahay mo ginawa, tapos ganyan kapino yung texture. Mm. Ang ganda nun. Oo naman. Ang ganda nun, pare. Tapos, honestly speaking, hindi naman siya ganun kahirap kasi food processor naman trumabaho eh. Nga lang, medyo gumibap yung amin, KitchenAid. Baka naman, yeah. Diba? Try natin next yung ano, yung chicken, pare. Mas malambot siya by feel. Ramdam na ramdam ko yung bounciness niya. Uy! Grabe ka, girl! Grabe siya. Grabe. Oh! Tinan mo yan, pare, oh. Sarap. Diba? Yan ang maganda. Yan, ang ganda. Diba? Mmm! Nagkagalit! Nagkagalit! Grabe. Gamot lang. Ay, hotdog lang pala gamot sa inya. Mm. Para sa akin, mas lasang hotdog to. Kesa, ito parang lalapit dun sa alam ng karamihan na Hungarian eh. Diba, pre, no? Tsaka kung makikita mo dito, pre, sobrang juicy kanina nung ayun, lawang-lawa, pre. Oh. Lawang-lawa talaga siya. Tsaka ito, kung mapapansin mo, bumukol siya. Mm-hmm. Bumukol siya pagkahiwa mo. Pero, mas ito ako, pre. Mas ito ka. Mas ano kasi ito eh, mas medyo rustic ng konti ito eh. Alam mo yun? Mas less processed yung feel niya, diba? Pork yan, diba? Pork yung una, chicken yung pangalawa. Last yung beef natin na medyo mondiskumpiyado ako. Check natin ito, pare. Ay, wala. Teka lang. Magaspang. Ayan, oh, magaspang nga siya. Lagi kong problema to kapag beef yung ginagawa. Diba? Ayan, oh. Unang bumasag, 500. Ha! Ah, hindi, hindi. Blink lang yun eh. Feeling ko nasira lang din talaga. Kung hindi yun... Kasi honestly, yung pinagawa natin dun sa KitchenAid natin, hindi naman yun talaga yung dapat nga. Pinuno ko, pre. Mm. 1.2 mahigit kilos yun ng malagkit na karne at hindi siya ginawa para dun talaga. At alam ko naman din talaga yun. Lang do. Sabay kayo, sabay kayo. Sabay tayo. Ayan. Sabay tayo. Sabay tayo. Sabay kayo. Sabay tayo. Para sa kapatiran. Ayan. Huwag tayo titingin sa mga mga. Hindi ako titingin. Hindi. Dapat magkatinginan kayo sa mata. Okay. Ah, dali. Dali na. Mas. Saan naman ako? Ang arte mo, nasubo ko na, nilawa ko pa ito. Dali na. Mahihain naman to. Ano ba to? Kamusta? Okay naman? Okay naman? Hindi mo isipin ano? Homemade. Homemade na? Parang ganun eh. Parang binili mo lang sa SNR. Ganun. Alam mo yun? Tapos pag sinabi mong, dahil ginawa ko yan. Lo, barbero, hindi mo ginawa yan. Barbero ka, hindi yan totoo. Masyadong maganda yan para gawin mo. Eh, hirap sa'yo, hindi ka nanonood ng Ninong Rai. Yan. Diba? Yun kasi yun eh. Alam nyo, itong bagay kasi na to, para sa akin ah. Ano to eh, ito yung mga klase na bagay na hindi na natin pinag-iisipan masyado kung paano gawin. Alam mo yan? Kasi nandiyan na lang siya. Nandiyan na lang siya, readily available eh. Like,
ah, gusto ko ng hotdog, gagawa pa ba ako ng hotdog? Wala masyado extenders tayong nilagay dito. Wala talaga, I mean yung tubig noon. Na-extend niya yon pero hindi talaga yung extender, kundi para mas maging juicy siya and para mas mangyari yung emulsion. Pero yun nga, kung gusto nyo itry ito, matutuwa kayo sa proseso. Eh. Matutuwa kayo sa proseso. Yung ano lang, pride na pinagluluto. Oo! Biruin mo, di mga anak mo, sinasarban mo ng hotdog sa umaga yan. Tapos, sa umaga, nag-serve ka na sinagod sila, ang hotdog, ang laki. Daddy, bakit ang laki ng hotdog? Ay, anak, gawa ko yan. Yeah. Di ba? Tapos pagmamayabang nila sa school yun. Pagmamayabang nila sa school yun. Si daddy ko, magaling gumawa ng hotdog. Ang laki pa. Oo. Tapos ngayon, malalaman ngayon ng English teacher yan, ha? Daddy mo gumagawa ng hotdog? Mali. Sabi niya, ah talaga? Alang kay nga ng hotdog ng daddy mo, no? Tapos ngayon, kukuha ka ng card ng anak mo, upunta ka sa school, makikita ka ngayon ng English teacher. Ay, kayo mo ba yung tatay ni Ryan? Mm-hmm. Ay, sabi niya, ang laki pa ng hotdog niyo. Ay, talaga po bang kinamay niyo yung hotdog niyo buong gabi? Maganda kasi dito, pare. Sige, sino kilala mong gumawa ng hotdog, sarili hotdog? Wala. Diba? Like, ikaw, in my 33 years of living. Diba? Exactly. Yun yun eh. Ikaw yung magiging isang tao na yun. Sa circle nyo. Ikaw mismo, may kilala kang gumawa ng sarili ng hotdog. Kung wala pa, ikaw na yun. Sa circle nyo, diba? Tsaka, alam mo yun, napakalawak ng room dito for creativity eh. Kasi kung makikita nyo nga itong ano natin, ang daing pwedeng laro dyan. Yung karne pwede nyo paghalu-haluin. Yung spices pwede nyo galaw-galawin. Mm. Alam mo yun, yung tubig, yung yellow and yung tubig, pwede mong baguhin yun, pre. Pero yun nga, mga inaanak, maraming salamat. Sana marami kayo napulot dito. Huwag kayong mag-alala. Gagawa rin tayo ng video na nakafocus sa like rustic sausages. Yung ganito, yung ganyan. Tsaka kasama na rin siguro doon yung longganisa. Pare. Yun nga, mga inaanak, I love you all. Maraming salamat. Ako ay mag-upod trip muna.